pinaliguan lahat yan, mahal. Yan kaya pinagbibilad si Rain. Yan, lahat sila naligo. Si Panther nandun pa, nakasalang pa. Bago niligo si Shaba. Bumili nga pala ako ng mangga, nagpa-deliver ako, naparami. 4 na kilong Indian mango, lahat siyang nasa ibabaw. Ayan, ang dami. Tapos, 2 kilong manggang hilong pa yun, yung nasa ilalim. Yung ano, Indian mango, 50 pesos kilo. Itong hilong, 120 lang. Kaya, yun. Tapos, for lunch, titikman na namin yung mga fish sausage. Yan, iba-ibang klase siya. Tapos, mga garlic butter lang ang bukod. Grabe, relax. Sobrang stiff ng huminga. Hindi, wala. Good morning. Sorry, wala masyadong vlog. Sobrang busy sa work. Grabe, sobrang ginaw, no? Naka, ano ko, long sleeves. Buong ano, kahapon hanggang ngayon. Inuhongi ko na yung mga babies. Si Mal tulog pa. Tsaka si Angelo. Sila yung magkasama sa taas. So, pag nagising siya, binababa niya. So, at kay Angelo, meron pa rin siyang yung bumukol sa tiyan. Na-observe pa rin kung fat or ano, yung bituka. Sana fat lang talaga. Kasi nakaka poop naman siya tsaka ihi. Nagsasalita si Panther. So pag nag-walking dapat ganito, todo bantay. Hindi namin sila, hindi ko sila iniiwan na yung sila-sila lang. Tsaka generally itong grupo na to ay tawag dito, Rain. Yan, kailangan babawalin mo agad kapag nangungulit. Yung maliliit kasi pag kinukulit tong mga si Bebe Gale, medyo umaangil si Bebe Gale. Kaya hindi ko talaga tinatanggal yung mata ko sa kanila. Kahit nag-vlog ako ngayon. Ayun. Mahirap kasi malingat ka lang ng ilang segundo. Baka biglang may mangyari na naman. Eh, ayun. Back to Angelo. Sabi naman ng doktor, as long as nakaka-poop and inhale siya, okay naman yun. And sa ano, Monday. Today is a Saturday. Sa Monday, check-up niya. Follow-up. Last follow-up check-up niya. Kasi, ano na, magaling na yung sugat niya. CCBC na lang siya. And tomorrow, Sunday, nag-book si Mahal ng private resort sa Sariaya kasama yung family niya. Eh, good for 10 yun. Siyam pa lang kami. Sabi ko, sama namin si Mama. Umuo si Mama. Eh, alam niyo naman to, when binablog ko sa inyo na pupunta siya dito, hindi na tutuloy. So, tingnan na lang natin kung matuloy. May work pa ako today. Meron pa akong mga 6 hours of work. So, wala rin pa yun. And sa 31, aalis si Mahal para sa work niya sa Manila. Hanggang February 20 siya doon. Oh my God, 21 days siyang wala. 21 days ako mag-isa dito. Samahan niyo ako para hindi ako mag-isa. So, nag-grave si Mahal sa sinigang. Bumili kami ng panigang saan? Palengke. Sa Talibaba. Yan. Nakakangkok. Lahat ng kailangan sa pangsigang.
tapos kape sa 7-Eleven. Tapos nagre-crave din siya ng pandesal. So may nakita kaming parang malunggay pandesal din. Sana meron. Ito ang kalsada ng Candelaria. Luwang, no? Walang ka-traffic. Maraming nagbabike ngayong araw. Siguro may something sila. Sorry, ang gulo ng aming table. Oh, sa sobrang sabik sa pandesal. Pandesal lahat yan. Oh, 30 pieces na pandesal. 6 pesos daw ang isa, pero malaki naman. Saka may cheese. Paris? Tikman na natin. How's my cheese? I'm glad it's man lang. Star margarine. Maklaro. Hindi ba maglalasang pancake? Medyo ano nga, kurang kainit lang. Kasi lang gusto mong iinit. Lunch time. Nagluto si Mahalang sinigang na hipon. Yan yung pinamili namin kaninang maga sa Talibaba. Let's see. Yung hipon namin yung frozen lang sa ano. Sa yan. SNR. Mura eh. Yan, may okra. May labanos. Angkong. Tapos yung pampaasim, dinadagdagan namin kalamansi kasi masyadong masodium yung mga mamasita tsaka nor. So, konting ganun lang, tas kalamansi. Hindi pa yung sabaw. Sakto, malamig pa yung panahon. Pag mainit na, hindi naman siya magsabaw. Kaya kayo, yung ano, likod ng mga pampaasim, tingnan nyo kung gano'ng karaming sodium. Parang 7,000 plus, no? Isang pack. Yung 44 grams. Oo, isa, ano, sodium. Daming sodium nun. Dati hindi namin yung tinitingnan. Mula lang nung nagkaroon ako ng something sa kid. Kaya tayo. Labanos. Hindi nga lang kami mahilig maglagay ng talong sa sinigang. Pero ako okay lang. Hindi mahilig sa talong. Ano ba si ikaw? Pero nga. Pero hindi na ako sa talong. So, today is the day yung nagbook si Mahal sa Sariyaya na private resort. Ito ang aming mga dala. Yan, mga pagkain. Nagdala ka rin mga apple. Dami nating apple. Tapos, mga gamit namin. Si Angelo, babalik ka namin namin. Tapos, di ba sabi ko sa inyo kahapon, supposedly kasama si Mama. Wala. Wala raw maiiwan sa bahay. Sabi ko sa inyo eh. Hindi na raw yung matutuloy. May pasok daw pala si Gary. So, ayun, kami. Marami rin naman kami. So, sulit na rin yung good for 10. Good for 10 kasi yung nire. So, sayang kung hindi ba maximize yung 10, di ba? Bago kami pumunta dun sa ano, sa private resort, magla-lunch muna kami dun sa Sariyaya. Napuntahan na namin yung parang Tagaytay sa taas. Malamig. Pero, bibili muna kami ng mga hilaw na mais dito sa bypass para pang ihaw. Sabi ko nga kay Mahal, huwag na kami mag-rent ng lutuan kasi pag magluluto plus 500, sabi ko, ang dami na natin mabibili. Eh, yung ihaw-ihaw libre. Sabi ko, mamayang gabi pwede mag-ihaw ng pusit, ng isda. Tapos, uuwi din kami hapon kasi iwo-walking yung mga yon. Magsasaing na lang ako. So, yun. Ewan ko, eh, nabayaran na niya yung 500. Sana pwede i-refund. Babalik pa tayo mamaya. Mamaya ang loko yung nila. Kaya nga sabi ko, kahit
5. Pero pwede niyang i-amp up na... 6-5 ba? 6-8? Parang ganun. But 4-10, so parang lumalabas 600 plus lang ang isa. Kung 10 po talaga. Kasi hindi naman kami umabot ng 10. Bumibili si Mahal ng saba kasi iniihaw sa kanila yan, tapos tineterno sa pusit na iniihaw din. So ngayon bumibili naman ng mais si Mahal dito. May maisan kasi dito, ayan oh, puro mais yan. Dito yan sa bypass ng Candelaria. So marami diyang nagbebenta ng mais, tabi-tabi sila diyan, ayan. Merong puti, meron ding sweet corn. Pero puti yung bibili namin kasi yun yung masarap ihaw. Dito nga lang hindi nila iniihaw yun, kagaya sa Nueva Ecija. Ano, nilalaga lang nila. Hindi uso dito ang inihaw na puting mais. Yun yung nami-miss namin dun sa Gapan. Kaya mag-iihaw kami mamaya. So, kape muna. Dito na kami sa Mount Banahaw View Deck something. Lamig. Ito kami kakain ng lamig. Ang hangin, no? Tapos ang lamig-lamig. Saan dito, parang malayit ay parang bagyo nga rin, kasi sobrang lamig. Ah, buksan. Sige, pataas ka. Ay, wala sila. Walang lamang. Kapag kami kumain, bigla naman po ang umulan. Maambon pa lang naman. Mabilis talaga magbago dito at mabundok. Yung ulap, mabilis. Hindi na ako lalabas. Hindi na ako jacket tumahal. Wala akong dali. Pero dito sa loob ng sasakyan, mainit. Ano? Oo, kasi kanina. Maaraw. Pero pag lumabas ka, grabe. Napakalamig. Yung itsura. Pero ang sarap. Ninanamnam ko yung lamig kasi nga after Feb, wala na. Pero iba yung lamig dito, parang Tagaytay or Baguio. Anyway, mag-isa kami. Punta na kami sa private resort. Private resort. Bumili akong fish cracker. Na-miss ko tong ganito. Sarap nito. Saw-saw sa suka. 3,100. Pwede na, ang dami. Yung iba, baon namin sa Airbnb. Yung isa, uwi ko sa bahay. Yan, dito na kami sa Airbnb. Pwede pa kasi Margie makaano dyan, no? Malalim yan, no? Pambata to. Ganda nung pool. Tapos may ganito pa. Laki nung lawn. At may patambay pang ganun. Ganda nung. Ito, ganda. Lawak ng lawn. Ayan. 6-8 or parang ganun. 6-5 to 6-8 yung aming rent dito. Pwede na. Ayan yung sasakyan namin. Tapos dalawang bedroom. Tour ko lang kayo. Ayan, may billiards. May billiards. May bidjoke. Ito yung kitchen. May ref din.
Ang laki ng ref. So ito dining table. Yan makikita nyo. Ito yung isang bedroom. Tapos may isa pa. May isa pang bedroom. Bali, two bedrooms. May split type na aircon. May bakit yung parayawa ko kung ano yan dito. Tingnan mo. Ano yan dyan? Hindi ko alam. Sabi mo nga dyan, baka dyan yung mga pet, pwede dyan yun. Pwede din. Tapos may malaking TV. Ang mura nito, grabe. Medyo looban nga lang. Ito ang aming baon. Binili kanina sa ba. Mais. Ang fish cracker. May balak pa ah. Yung aircon nila dito, Astron. Sabi ko kay Mahal, mura lang. Hindi ko alam kung pwede i-zoom in. Zoom in ko nga. Ayun. Ayan. Kasi nga sa Rizal, nag-ano kami ng mga bibiling aircon. Naabot ng 100,000. Kasi ano, dun sa baba, parang mga 2.5 horsepower yung kailangan namin. Yung sa sala. Pero ito, malamig naman siya. Pero yung 1.5 pala to, na inverter. Parang maliit para sa robot. Oh, pero ang galing ano. Ay, hindi. Tayo nga sa Bulacan, 1 horsepower lang yung room natin. Pero hindi kaya. Saging na merong margarita. Inihaw. Sarap nga. Kaya nag-ihaw din kami ng mais. Pwede na. Sarap talaga ng ihaw ng mais. Kaysa sa nilaga. Ayan. May mga dahon-dahon. May narinig akong ibon. Sunbird. Ha? So, uwi muna kami saglit. Antok ako kasi katas lang namin mag-swimming para mapakain at walking yung mga babies. Tapos kukunin din namin sa Agile. Bibili lang si Mal ng beer sa tindahan. Hirap yun, umihi, laging gano'n. Obvious lang ako umihi kasi lalaki to yun. Nainitan ka ba? Kasama na si Jello. Iwan mo na iiba dyan. 12 hours lang naman. It's almost 6 p.m. 6 a.m. nandiyan na uli ako. Tutulog lang yung mga yun. Napakain, walking, ihinan namin sila. Nakakook na rin sila. Balik na kami dun. Ang ganda ng pool oh, sa gabi. Nag-iiba-iba yung kulay. Magluluto na sila dun sa kitchen. Si Angelo nandun sa ano kwarto. Mamaya iwo-walking namin. Kasi may mga aso dito. So dapat todo bantay. Mahirap na. Hindi pwedeng isa ang mag-walking para may isang taga-bugaw ng aso.
Ganda, ganda ng pool. Sulit yung bayad dito. Lalagay ko yung Facebook page nito. Hayahay Private Resort. Parang ganun. Para kumalapit rin kayo dito sa Sariay. Rough road nga lang yung papasok. Pero pag nandito kayo, manang worth it naman. Ganda. Nalalapit nila doon ng pinsan yung silikon yung sos! Kung hindi ko binakan yung... So, na-walking ko na si Angelo. Tapos sabi ko, tambay muna siya dyan. Pero hindi pwede sa labas. Kasi may mga dogs. So, dyan lang. At least nakikita naman niya yung pool. Excited niya eh. Excited dyan. Lilin. Yung view niya. So, relax-relax muna kami ni Angela dito sa poolside habang umiinom ng rosé. Ngayon lang uli nakapag-relax-relax. Although, iniisip ko sila Bebe Girl. Walang kasama na. Pero maga ko uuwi. Mga 5 ako nagigusto ko. Tapos, diretso na ako. 30 minutes away lang yung bahay namin. Ngayon si Angelo. Andun yung family ng bahay. Umiinom din. Ayan sila. Banda ng pool. Ayan sila. Aftermath na. Alam ko makakanta.